Alam mo ba na ang salitang eftahi o buksan mo ay galing sa salitang fataha? Ito ang root word. Ito ang pinanggalingan ng salitang eftahi or iftah. Ibig sabihin ng fataha ay binuksan. Kung titignan mo sa dictionary, Arabic to English, makita mo na ang nakalagay to open. So meron tayong halimbawa na ibibigay dito, no? Past tense, present tense, and we have command. By the way, itong ipinapaliwanag natin na Arabic ay standard po ito, fusha. So ang past tense ay ayan, fataha, binuksan. So meron tayong halimbawa, fataha Ronald al-bab. Ibig sabihin, binuksan ni Ronald ang pintuan. So past tense po yan, tapos na. Pangalawang halimbawa, fataha Robert bab sayara. Ibig sabihin, binuksan ni Robert ang pintuan ng sasakyan. Ayan, past tense. You can make your own examples. Dito tayo sa present tense. Ito yung ginagawa kasalukuyan or gagawin pa lang. So meron tayong aftahu, taftahu, yaftahu. So itong A dito nagre-representa ng ana or ako. Pag sinabi mong aftahu, ibig sabihin bubuksan ko. I will open or I open. Ito namang taftahu, itong ta ay inta or inti, ikaw. Taftahu meaning bubuksan mo. Itong pangatlo, yaftahu, itong ya ay he or siya, yung taong pinag-usapan natin. Pag sinabi mong yaftahu, bubuksan niya. Okay, magbigay tayo ng halimbawa dito sa aftahu. Aftahu, bab sayara, bubuksan ko ang pintuan ng sasakyan. Aftahu babal bait, bubuksan ko ang pintuan ng bahay. Taftahu bab sayyara, bubuksan mo ang pintuan ng sasakyan. Yaftahu Ronald bab asayyara, bubuksan ni Ronald ang pintuan ng sasakyan. Okay, so present tense. Dito tayo sa command, ito na yung ginagamit mo. Pag sinabi mong iftah, pautos po yan pang lalaki, ibig sabihin buksan mo. Ayan, kung ikaw ay nagtatrabaho sa bansang Arab, lalaki ka, sabihan ka ng baba mo, iftah bab sayyara, iftah al-bab, iftah al-bab, buksan mo ang pintuan. Lalaki ang kausap. Iftahi, ibig sabihin, buksan mo ang kausap mo o inuutusan mo ay female, babae. So, ayun, yung halimbawa natin ng salitang fataha. So, ito ang ginagamit mo or ginagamit nila sa iyo sa tuwing sila ay mag-uutos. So, sinama ko lang itong adjective dito. Ibig sabihin, yung naglalarawan ng isang bagay, no? Maftuh. Meron tayong maftuh. Ito ay galing din sa salitang fataha. Ang maftuh, ibig sabihin, nakabukas. Opened. Bukas. No? Anong halimbawa natin? Albab maftuh. Ang pintuan ay nakabukas. Itong al dito, al. Sa English ay the. Sa Tagalog, ang. Pag sinabi mong albab maftuh, ang pintuan ay nakabukas. Ang pinto ay bukas. So I hope this helps. Thank you for watching.